Hi guys! Welcome back again to my channel. So, today is Sunday. Medyo busy today. Medyo maraming ginawa. So, pag-gising ko kanina, nag-gym muna ako. And then, usually kasi pag Sunday, nag-gym talaga ako. Kasi rest day ko, walang pasok. So, after ng gym, nag-grocery. Yung lulutuin today. Ayan. So, nabili ko na yung lulutuin. May nag-request kasi ng menu na fresh lumpia or yung lumpiang sariwa. So, yun yung ating menu for today. So, fresh lumpia. So, ano to? Usual to sa ating mga Pinoy, yung ating fresh lumpia. And then, thank you pala dun sa friend ko na nagpadala ng apron. So, ayan. Meron ako apron ngayon. Salamat uli. Ayan. So, ang ingredients natin, medyo madami yung ating lulutuin. So, ating yung ingredients yung gulay. And then, meron tayong yung ating sauce, yung ating garlic sauce, and then yung ating fresh lumpia wrapper. So, unahin muna natin yung ating mga gulay na gagamitin sa ating fresh lumpia. So, ang ingredients natin for today, so meron tayong tokwa. So, isang tokwa lang to, in-slice ko lang siya na maliliit. And then, meron tayong kamote. I-slice ko din siya ng maninipis lang. Meron tayong carrots. Yan. And then, meron tayong sayote. Meron tayong toge. And then, meron tayong bagyu beans. And then, meron tayong cabbage, yung ating repolyo. Meron tayong onion. And then, patis or yung fish sauce. And then, yung ating salt and pepper. So, pwede nyo rin siyang dagdagan pa. Usually, meron siyang singkamas. Kaso hindi panahon ng singkamas ngayon, so hindi na natin siya lalagyan. So, ito yung ating ingredients sa ating mga gulay na gagamitin sa ating fresh lumpia. So, ito muna yung papakita ko later, yung ingredients naman sa garlic sauce, and then after nun yung ating ingredients sa ating fresh lumpia wrapper. So, start muna natin lutuin itong ating, yung ipapalaman natin sa ating fresh lumpia, yung ating mga gulay. So, punta muna tayo sa kitchen, guys. So ayan guys, unahin muna natin lutuin yung ating main ingredients para sa fresh lumpia. So naglagay lang ako ng oil sa mainit na pan. Unahin natin yung tokwa. So again, slice nyo lang siya ng maliliit kasi pag binalot natin sa lumpia wrapper, dapat lahat ng slices ng mga ingredients, maliliit lang siya. Ayan. Hintayin lang natin maluto yung ating tokwa. Mabilis lang siya maluto kasi maliliit lang siya. Ngayon medyo nag-golden brown na yung ating tokwa. Hindi naman kailangan na sunog siya. So yung sakto lang. Yan. So golden brown na siya. Pwede na natin lagay yung ating onion. And then yung ating patis. Pag nalagay na natin yung ating patis, lagay na natin yung ating the rest ng ingredients, yung ating kamote, yung ating sayote, yung ating carrots, and then yung ating bagyu beans. Haluin muna natin siya. Yan. Ito unahin natin, then later, hulihin natin yung toge tsaka yung ating repolyo kasi mabilis lang maluto yun. And then, ano lang siya, half cook lang siya guys. Mas masarap siya na medyo crunchy yung ating gulay sa ating fresh lumpia. So, ayan guys, medyo luto na yung ating naunang nilagay kong mga gulay. So, lagay na natin yung ating toge at yung ating repolyo. Kasi mabilis lang itong maluto. And then, haluin lang natin siya guys. Hindi na kailangan lagyan ng water kasi may sariling water yung gulay. At kailangan dry talaga siya kasi pabalutin natin siya sa lumpia wrapper later pag pinalamig na natin siya. So, ayan guys. Nahalo ko na siya. Lagyan na natin ng pepper at ng konting salt. Konti lang kasi naglagay na tayo ng patis kanina. Ayan. So, haluin lang uli natin. Ayan.
Tapos tatakpan lang natin siya ng mga 1 to 2 minutes, then pwede na siyang hanguin. So ayan guys, luto na yung ating gulay na lalagay natin sa ating fresh lumpia. So palamigin muna natin siya, then after nito gagawin natin yung ating garlic sauce. So ayan guys, gagawin na natin yung ating garlic sauce para sa ating fresh lumpia. So nagpakulo lang ako ng water, 4 cups of water. So ito yung ating the rest of ingredients sa ating garlic sauce. So meron siyang garlic, 2 piraso siyang malaking garlic, crinash ko lang. And then meron tayong sugar, mga 4 tablespoons ng sugar. Meron tayong 1/2 cup ng soy sauce, and then yung ating pepper, and then yung ating slurry para lumapot yung ating sauce. So pag kumukulo na yung water, lagay nyo yung garlic. Yan. And then lagay nyo na rin yung sugar, and then yung soy sauce. Tapos lagyan natin ng pepper. Yan. Tapos takpan lang natin mga 3 to 5 minutes, and then after nun lagyan natin yung slurry. So ayan guys, pinakuluan ko lang yung sauce ng 3 to 5 minutes. Pag kumukulo na siya, pwede nyo na lagay yung slurry natin. So medyo dinamihan ko lang yung cornstarch and water para mas malapot siya. So ayan, mix nyo lang mabuti. Ayan. So hanggang lumapot yung ating sauce. So ayan guys, ayan nyo lang lumapot. Pag hindi pa masyado malapot yung sauce nyo, pwede nyo dagdagan yung slurry. For this one, ayan, malapot na siya. Ayan. Pakuluan lang natin ng mga 1 to 2 minutes para mas lumapot siya. Then, ready na yung ating garlic sauce. After nito, gagawin naman natin yung ating fresh lumpia wrapper. Guys, gagawin na natin yung ating fresh lumpia wrapper. So ingredients natin para sa ating fresh lumpia wrapper, meron tayong harina, meron tayong 3 eggs, meron tayong melted butter, and then meron tayong fresh milk. Okay, so mga 1 cup ng harina. So half kasi to, half cup. So mga 1 cup. Ayan. Tapos lagyan natin ng 3 egg. Yan. Yan, 3 egg. Tapos i-mix lang natin to well later. And then lagyan natin ng melted butter. Yan. And then lagyan natin ng yung iba water lang yung nilalagay, ako fresh milk. So mga 3/4 cup or mga 1 cup ng fresh milk. Yan. Then mix lang natin siyang mabuti. Yan, mix na, halo-halo lang guys. Kailangan mahalo siyang mabuti. So pag nahalo na siyang mabuti, pwede na natin lutuin yung ating fresh lumpia wrapper. Kung mas marami kayong gagawin, so dagdagan nyo lang yung size ng inyong harina. So for this one, konti lang gagawin natin. Ayan. So mix well lang. Ayan. Mabango siya kasi meron siyang melted butter. Para kahit di na natin lagyan ng oil yung ating pan, okay na siya. Ayan. Lagyan pa natin natin ng melted butter. Ayan. So pag nahalo ng mabuti guys, pwede na natin gawin yung ating fresh lumpia wrapper. Magpapakita ko sa inyo kung paano gawin yung fresh lumpia wrapper sa ating pan. Yeah. Dito tayo sa kitchen guys. So ayan guys, lulutuin na natin yung ating fresh lumpia wrapper. Yung pan natin pinainit ko lang, pero huwag masyadong mainit. Ano lang, sakto lang. Para hindi masunog yung ating lumpia wrapper. So ganito yung size niya. Pag nilagay natin siya, yung sakto lang dito sa pan. So pag nilagay niyo siya, kalat niyo lang siya ng buo. Ayan. Kailangan sakto yung nipis niya. Yeah. So medyo makapalpa. Ikot-ikot nyo lang hanggang yan. Nipis. Yeah. So antayin lang natin na medyo maluto yung kabilang side. Pag pwede na natin baliktarin, mabaliktarin natin. Mga less than a minute lang yan kasi mabilis lang siya. Medyo mahirap lang siya kasi kailangan mo siyang kamayin para i-flip or baliktarin siya. Or gumamit kayo ng ganitong klaseng tool o yung ating sandok. So check nyo lang. Pansin nyo, hindi ko nilagyan ng oil kasi may melted butter siya. So pwede na siya iangat. So check nyo lang yung gilid. Medyo ingat lang kasi mainit siya. So ganyan siya. Yan. Kaya dapat medyo mahina lang yung apoy natin. Yan. So perfect na siya. Yun. Yan. So yung kabilang side naman. So no need ng oil kasi meron ng melted butter. Hindi na siya didikit. Basta ganito yung pan nyo, yung nonstick. Yan. So yan. So luto na yung ating first. Actually wala ako na isa kanina. So, diba perfect yung ating lumpia wrapper? So, ganun lang siya, guys. Pwede mawasan nyo ng konti kasi medyo makapal siya. So, pwede natin, huwag masyadong puno. Isa pa, try natin. Yung kanina kasi masyadong puno, masyadong siyang makapal.
pwedeng mas manipis, pero ikalat nyo siyang ganyan. Ayan. So, kailangan malagyan yung buong pan para sakto yung size niya. So, ayan. Medyo ninipisan ko itong pangalawa kasi medyo makapal yung isa kanina. So, ayan. Tapos, intayin nyo lang siya maluto. Mga less than a minute. Basta naiangat na yung side, pwede nyo na siyang balikta rin. So, ayan. Hindi pa siya. Again, hinaan nyo lang yung kalan, yung or yung apoy para hindi siya masunog. So, check nyo yung gilid pag medyo, ayan, hindi pa siya pwede. So, antay lang kayo ng konti. Ayan. So, naangat na siya. Ibig sabihin, pwede na natin siyang balikta rin, guys. So, ingat lang uli. Medyo mainit. Yun. So, ganun lang siya. So, luto na yung ating lumpia wrapper. So, ganun lang kasimple yung gumawa ng lumpia wrapper. Mas masarap siya kasi bagong luto siya. So, tapusin ko lang siya. Then, mamaya mag-assemble na nato na tayo ng ating fresh lumpia wrapper. So, ayan. Prepare na natin yung ating fresh lumpia. So, meron tayong yung garlic sauce kanina. And then, meron tayong crushed peanut. Tapos, nilagyan ko ng lettuce. So, ito yung ginawa nating lumpia wrapper. So, pag i-assemble nyo, lagay nyo lang yung ating fresh na lettuce. Ganyan siya. Ganyan, tsaka natin ilagay yung ating nilutong gulay kanina. So, yung sakto lang na pwede natin siyang i-wrap. Yan. Yan. So, pwede na natin siyang i-wrap. So, ito muna ilalim. Then, yung side. Tapos, yung kabilang side. Yun. So, ganyan na siya kasimple, guys. So, ayan, guys. Nabalot ko na yung ating fresh lumpia. So, ito yung garlic sauce na ginawa natin. Medyo dinamihan ko yung garlic kasi mas masarap yung garlic. So, lalagyan nyo lang siya, guys, ng sauce. Ayan. So, pwede nyo siyang i-serve pag meron kayong mga visitor. Ayan. Gusto nyo mas maraming sauce, mas okay. Ayan. Bango niya, guys, ang may garlic. So, lalagyan lang natin siya ng crushed peanut. Ayan. So, ayan. Ready na yung ating fresh lumpia. Ayan. Try. So, ayan. Tikman na natin yung ating fresh lumpia. Ayan. Ang sarap ng sauce, guys, kasi madami siyang garlic. So, kung mahilig kayo sa garlic, mas dagdagan nyo yung garlic, mas masarap siya. So, dun sa nag-request ng fresh lumpia, so you can try na yung fresh lumpia recipe ng Vince Kitchen. And then, dun sa iba na nagustuhan yung recipe, try nyo din. And then, please don't forget to comment yung experience nyo sa fresh lumpia. And don't forget to subscribe and click yung bell button natin para makareceive kayo ng notification sa susunod na recipe ng Vince Kitchen. Salamat again sa pagsama sa akin today, guys. Bye! See you again!